Hello guys, welcome back to our channel. I'm Belle Basilisco, buzzing by to say hi. So for today's video guys, ipapakita ko po sa inyo ang mga ano ko po dito, mga prayer plants, mga calathea, maranta na nabibilong sa Maranta Say family. Sinanthe, maranta, ay parang wala akong maranta. Calathea, halos lahat na po tinatawag na nating prayer plants. Lahat na mga kapatid ni calathea. So, iba-iba po talaga yan sila. Pero ngayon, nakasanayan na natin na ang tawag na natin sa kanilang lahat is calathea or prayer plants. Yes. So, ipapakita ko po sa inyo kung ano lang po yung meron sa akin ngayon. So, minix ko na lang po sila lahat and siguro kung alam ko yung saan siya na ano, sa, kung sa Sinanthe ba or sa Stromanthe, meron pa pala yung Stromanthe, yun po, isasabihin ko rin din naman sa inyo. So, without further ado, let's get started! Ang first ko pong ipapakita sa inyo guys ay ito si Pinstripe. Ayan. Maliit lang po siya guys kasi mahilig po ako bumili ng mga baby. Para ako na po, challenge po kasi sa akin na ako na po yung magpalaki sa kanya. Sa kanila pala. So, ayan. Ito po si Pinstripe. Nabili ko po to ng 3 dahon lang. So, itong matataas na dahon na to, itong 3, bagong dahon po yan guys. Ayan, etong maliliit, ito po yung old leaves niya, kaya, so, medyo happy ako kasi, ayan, nag-strive na siyang mabuhay. So, this is Calathea Pinstripe, or may iba din po itong name na kalimutan ko kasi hindi ko siya maidiretso ng sabi kasi it's very, you know, unique. So, mas kilala po natin siya sa pangalang Pinstripe. Next is ito po si Calathea Bella. Yan, si Bella. Ayan o. Oh. Pero hindi purple yung ilalim nito. Pero yung bagong usbong na dahon guys, look, purple na po siya. Ayan o. Oh. Ayan o. Oh. May dalawang bagong usbong. Bigay to sa akin guys, itong dalawang dahon lang yung meron. So itinanim ko lang siya and ngayon, ayan na. May baby na po siya. Ay, may ano na siya, bagong usbong na dahon. So, ayan. That's, ito po si Bella. So, Bella. Parang magkapangalan lang kami nito. Ayan. Ang maganda dito, guys, is bigay lang siya sa akin. So, ayan. Next po ay ito si Calathea Rufy Barba. Ayan, si Rufy Barba. Bigay po din po to sa akin guys. 3 dahon lang siya ito. Itong dalawa is new leaf na po. Ito po si Rufy Barba guys. Ay, medyo fuzzy po yung leaves niya po. So, ayan. Makikita niyo po ba sa camera? Yung medyo may mabalahibo siya. And yun din po yung dito sa, ano niya, sa stem. Stem ba to? So, yan. Blake, Jriel. And ito po, dalawang to, sa harap niya po, guys, ay ito, at saka ito, ay bagong dahon. So, nakikita nyo, yellow-green pa po yan, kasi bago lang po yan, na open na dahon. So, ayan. Yun po si, ito po si Rufy Barba. Calathea Rufy Barba. So, ito po si Stromanthe Sanggenya. So, may isa pa po akong Stromanthe dito, which is si, mabigat to guys, si Trio Star naman. So, sila po yung dalawa variety ng Stromanthe na meron ako. Quiet. So, ito po. So, ang kaibahan po nila guys, wait lang. Ito po si Stromanthe Sanggenya is plain green po siya guys. Ayan. Plain green na may white. Ano? Hindi siya masyadong white guys. White line sa gitna. And
And ayan, medyo burgundy yung ilalim ng dahon niya, guys. Ito may mga bagong usbong na dahon, si Stromonte Sanguinea, guys. Ayan. So, ito yung happy ako dito, guys. Oh, may mga bagong tubo siya na dahon. So, ang kaibahan niya is ito, guys, is Stromonte Sanguinea green. And ito naman, si Stromonte Sanguinea Trio Star, or hindi na siguro siya tinatawag Sanguinea kasi Stromonte Trio Star yung tawag sa kanya, yung famous name niya, si Trio Star. So, burgundy din po yung, yan, pinkish na ano, yung kulay sa likod, and ayan yung, para siyang variegated, pero ito po talaga yung kulay niya, guys, hindi po siya variegated. So, si Trio Star. Kaya po siya siguro tinawag na Trio Star, no? Kasi yung may trio na color combination yung ano niya, appearance niya. Ayan. So, sa lahat po ng mga naalaga ko dito po ako medyo nahihirapan kasi mahirap po mag-adjust sa kanya. Pero, natuwa din ako kasi, ayan, no? May mga bagong dahon po siya, guys. And ito din isa dito. Ayan, masaya rin din ako kasi medyo nag-a-adjust na din siya sa pangangalaga ko. Nila. Meron din namang isang Stromonte, guys, yung si Stromonte Magic Star, yun po yun. Green din po siya na may mga white-white na ano yung dahon niya na green. May mga painted na parang pininturahan ng white. So, yun yung Magic Star. So, wala po ako noon, and pwede po akong ipakita ko po sa inyo yung picture if ever you want one, kasi ako gusto ko rin yun, nasa wishlist ko yun, pero hindi pa po ako nakakabili kasi medyo pricey po. Kasi sabi nila it's rare Stromonte po daw, na belong na po siya sa rare. At yun na nga, guys, hindi ko matapos-tapos ang vlog ko dahil may batang makulit dito. So, ayan. Palaging nagpapapansin kapag nagbo-vlog ako. Ayan. So, let's continue! Ang susunod po ay ito si Calathea. Hindi ko sure kung ito si Calathea White Star, guys. Or yun pa rin yung tawag sa kanya, yung Vitata. Basta nandun lang yun siya sa family nila. So, magkaiba po sila sa pinstripe kasi pink po yung line ng pinstripe. At ano po yun, malayo po yung mga hindi po ganito, hindi po tulad dito na nagkakasunod-sunod yung white line. So, yan. At saka, nagpipinkish po yan. Ewan ko kung makikita nyo sa camera, pero magkaka-pink po yan dito sa loob ng kanyang white na lines. And next is itong si Zebrina. So, nakita nyo na po to kung paano ko po siya niripat. So, iisang dahon lang po yan. Pero ngayon, guys, madami ng mga bagong tubo. May bagong tubo na din po siya dyan sa gitna. Si Calathea Zebrina, guys. So, ayan. Look nyo yung underside niya. At ang undersides pala nito is burgundy rin. Eto naman, guys, hindi ako sure sa ID niya, si Calathea Louisiae or si Calathea Misto. Ayan. Nabibilong po siya sa ganyan na ano, sa Calathea. So, eto, guys, eto yung old leaves niya, itong dalawa. So, kailangan na natin siyang ikat. Cut na natin siya dyan to give way sa mga bagong baby niya na tutubo pa lang. So, ayan po siya, guys. Oh, ang ganda ng bagong dahon niya, oh. Ang ganda niya. So, low quality po yung camera natin. Pasensya na po kayo, guys. And ito naman po si Sinanti Amagris. Yan, Sinanti Amagris. Tinatawag din nila po itong si Gray Star. Ayan, si Calathea Gray Star or Sinanti Amagris. Yan po siya, guys. Yung detalye ng ano niya, oh. Hindi pala ito si Fishbone. Magkaiba po sila, guys. Ito naman po si
compact star. Ayan. Ito po yung old leaves niya. And tumubo lang po itong dalawa sa gilid na babies. Ayan. Ito, si compact star po yan, guys. Or, ano pa yung may isa pang tawag dito, nakalimutan ko po kasi yung phone na gamit ko, yun po yung nilalagyan ko sa name niya. And phone lang po yung gamit ko ngayon na nag-vlog, kaya hindi ko ma-check kung ano yung name niya. Naman, guys, ay si Rosoptica. Calathea rosoptica. Ayan, yan yung name niya. Si Rosoptica. Hindi ko ma-explain. So, ilalagay ko na lang sa screen yung pangalan, yung name niya. Ito, bagong usbong pa lang tong dahon na to. So, ayan, si Calathea rosoptica. And, ito po, si Calathea macoyana. Nabili ko lang siya, 50 pesos, guys. Ito lang po, 50 pesos. Tapos, may bago na siyang usbong na dahon. So, ba't ayaw mag-focus? Ayan. So, ayan. Kita. Si macoyana. Or ang tinatawag na peacock plant. So, ayan o. Oh. Ang ganda ng underside niya, guys. Same pattern but burgundy. So, maalala mo talaga na Calathea. Yun po din yung isang katangian ng ating mga Calathea, guys. Yung mga burgundy yung back sides nila, guys. Oh. Oh, ayan. Eh, may batang makulit na nagpapapansin sa tuwing nagba-vlog tayo. So, sana nagustuhan nyo kahit kinakat-cut ko na lang po siya kasi hindi dalaga po sa isang araw ko lang siya vinlog. It takes 3 days kasi may batang makulit po akong binabantayan. So, ayun. Thanks for watching. Hope you give this video a thumbs up. Leave a comment below and subscribe to our channel. Bye!